umaga po, mga kadakdak, mga tao. Ginamit ko po yung term na tao. Ito po ay referring to all the followers of Mr. Basel. And mga kadakdak, to all my followers. Okay? I just want to clarify that word I use. It's because I don't like na magkaroon ng issue about that. Baka sabihin, ginagamit ko yung mga tao dahil yun yung expression ni Mr. Basel. So, I'm just using it because I'm referring to all the followers of Mr. Basel, not my follower. Yung followers ko po ay sa, ang tawag ko po sa kanila ay mga kadakdak. Malinaw po. Ayan. Kinaklaro ko lang po, baka po kasi yung ibang mga bashers sabihin, nagbibideo ako ng ganito, sumasabay ako sa issue ni Mr. Basel. No. Ito po ay personal reaction and opinion ko po dahil doon sa napanood ko. Dahil si Mr. Basel po, nasubaybayan ko po yan mula nung, siguro, hindi naman siguro mula nung nag-umpisa siya, pero nung mago-bago pa lang siya, na napapanood ko na po yan. Gusto ko siyang samahan sa mga lakad niya. Hindi pa ako vlogger, napapanood ko pa lang siya. Pero kaya lang, siyempre, hindi ko naman napapansinin ako dahil hindi niya ako kilala personally. Iniidol ko lang siya. Then, ginawa ko, nung mag-pandemic, nadidepress ako, dinivert ko yung pag-iisip ko sa pagbablog. Since, in-advisean ako ng aking kaibigan na gusto mo, mag-vlog na lang tayo, gagawa kita ng YouTube channel. Actually, hindi po ako marunong gumawa. Hindi ako techie na tao. Hindi po ako magaling sa mga ganyan. Now, I made this video ngayon kasi po, this is my reaction sa mga tao. At meron lang akong gustong bigay na mensahe kay Mr. Basel. So now first, sa mga tao, sa mga comments niyo po, na puro positive comments po, tandaan niyo po, ako po ay nagbablog. Hindi po ako nag-i-script. Wala pong script ang mga vlog ko. Kung ano lang po ang pumasok sa isip ko, sa puso ko, kung anong gusto niyan dalawa na yan, yan lang po ang ibinubuga ng bibig ko. Ganyan po ako mag-vlog. Kaya po, minsan sinasabi parang walang kwenta ako mag-vlog. So, be it, ganun lang po yan talaga. Ito po ako eh. Ito po yung personalidad ko. Hindi po ako gumagaya sa iba. Kung ano po yung meron ako, yun lang ang ibibigay ko sa inyo. Kung ma-improve ko man po yan, ay dahil na rin sa inyo siguro. Ayan po. Ngayon, mga tao, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga positive comments ninyo, although meron mga mangilan-ngilan na bashers, which is hindi ko naman po yung pinansin, kasi kung ang bashers eh 20 lang tapos kayo eh 1,000, ano ba yung 20 sa 1,000? Diba? Parang wala lang. So hindi ko na kailangan patulan, hindi ko kailangan sumagot sa kanila. What I did is nag-like ako sa mga negative na sinabi nila about me, and nag-heart ako. Kasi ang sabi nila, sumakay daw ako sa issue at sumabay ako para madagdagan ang subscribers ko. Well, sa intro po ng video ko, automatic na po na nakalagay doon yung subscribe, ganyan. Gawa na po yan yung introduction ko. Gawa na po yan. Ngayon, kung mapapansin niyo po sa video ko, ang usual na sinasabi ng mga vloggers bago mag-end ang video is if you
you're not yet subscribe, if you're not yet subscribed to my channel, please subscribe, blah 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 blah. Diba po, ganyan ang sinasabi pag ending ng video. Pero sa video ko po wala, kasi it is not my intention to increase my subscriber doing that video. My only intention is to make my own opinion, reaction to what is happening to Mr. Basil, because I know Mr. Basil is a good man. Nakita ko po kung paano siya tumulong. Actually, yung pagtulong niya, it's personal niyang pera yon, hindi mga sponsors. Karami, siguro mayroong mga sponsors, pero hindi lahat sponsors. Karamihan pera niya. Yan po ang napuno ko sa kanya. At hinangaan ko siya dyan. Dahil yung iba tumutulong, ang ginagamit sponsor, yung galing sa sponsors, siya po hindi. Kaya ko po siya hinangaan. At saka, sa sobrang bait niya sa mga Pilipino, ako bilang Pilipino, nasaktan doon sa ginawa nitong mga nanraidor sa kanya. Sabihin natin nanraidor. Kasi tinulungan niya, tapos sinaksak siya patalikod. Now, this Korean guy, alam natin, a gambler is always a gambler. Hindi na mababago yan. Kahit na tumanda pa yan, gambler pa rin yan. Okay? Pero, itong Korean guy, sa tingin ko lang, sa aking opinion, sa aking personal na opinion, ito ay nagagamit lang. Unang-una, merong language barrier. Ibig sabihin, hindi sila nagkakaintindihan. So, pagka sinabi mo sa Koreano na ganito, ganyan, na meron kang ganito, magkikita ka ng ganito. Siyempre, ang nasa isip lang ng Koreano, oh, money, money, money. Money. How many money? How much money? How many percent? Compute, compute, compute. Oh, money, money, money. Ganyan ang thinking niya. Pero, itong isa, itong si Taba, itong tumutulong sa kanyang si Taba Choy, ikaw, kung gusto mong madagdagan ng mga subscribers mo o viewers mo, gumawa ka ng maganda. Hindi yung manggagamit ka ng tao. Siguro alam ko, in-advisean ka rin. Meron din nagturo sa'yo niyan na gawin mo to. Pagka ginawa mo to, pagkakaguluhan ka ng mga tao, i-view ka, ganyan, isa-subscribe ka, ganyan, kasi gusto nilang malaman kung ano yung mga sasabihin mo pa. Tama? Tama. Meron sa likod mo, Taba Choy, na nagtuturo sa'yo ng ganyan. At saka yung nakita ko doon sa, nung naghihintay kayo sa waiting shed, bakit mo pinatatago yung nag-video sa'yo? What's the purpose? Diba? Kung wala kang masamang purpose, bakit hindi mo doon kayo mismo magharap-harap kayo, doon ka mag-video? So yun, meron ka ng intention na masama doon. Hindi maganda yan. Kung gusto mong umangat ang subscribers mo, gumawa ka ng maganda, gumawa ka ng mabuti sa tao. Kung gusto mo yung mga saging mo, yung mga mansanas mo, ipamigay mo sa mga mahihirap, diyan sa mga nakatira sa lansangan. Sa mga bata dyan, ipamigay mo. Gumawa ka ng maganda. Hindi yung, pati si Koreano, ginamit mo pa, inuto mo pa. Alam ko, inuto mo yan eh. Kasi merong nang uto sa'yo, at ikaw naman, inuto mo naman tong isa. Naggagamitan kayo. Yan ang totoo niyan, naggagamitan kayo. Sa'yo pa lang ako, Taba Choy, hindi pa ako tapos, sa'yo pa lang ako. Si Koreano, hindi ko masisisi, ito ay gambler. Tandaan nyo, ang gambler, ang sugarol, he always think kung paano siya magkakapera. Diba? Ganyan ang gambler.
lalo na kung ano, kung matalo ka, hindi natin malaman kung nagsusugal ba yan or what. Ngayon, sinamantala naman ni Tabachoy. Itong si Tabachoy, meron pang behind dyan. Hindi ko alam kung sino yung nandoon mismo sa YouTube channel na ginagamit niya. Oh, natutuwa kayo, tumaas ang subscriber niyo, tumaas ang views niyo. Siguro na meron na kayong mga 4,000 hours. Tapos more than 1,000 subscribers. So happy na kayo niyan kasi mamomonetize na kayo, mabibigyan na kayo ng advertisement, kikita na kayo lalo ng malaki. 'Di ba? Magiging ano kayo, sensation kayo, magiging yan ang gusto niyo, maging fame. Gusto niyo maging fame. Kaya dinidefame niyo si Basil. Kasi nakita niyo si Basil, fame na siya. So nainggit kayo. Inggit ang tawag diyan, boy. Inggit. Kung sino man yung may hawak ng channel na yan, inggit ka rin. Diba? Okay? So, ito po tayo. Yan si Tabachoy, ginamit lang si Koreano para kwartahan si Basil. Yan ang tama. Yan ang sa tingin kong tama. Yan ang nangyayari. Sa basa ko sa istorya, yan ang nangyari. Imagine, bigla kang gumawa ng channel mo dahil nakita mo ganyan-ganyan. Siguro nakita mo ang daming viewers, ang daming subscribers. Uy, sa video ni Basil, nandun ka. Pwede kang humingi ng percentage dun kasi ano, kumita yung video na yun na nandun ka. Ganyan, merong nagsusunsusay niyan. Hindi pa ako tapos sa'yo, Tabachoy pa lang ako, ha. Kaya yan, Tabachoy. Payo ko lang sa'yo. Ato, ako kasi, ang YouTube channel ko, talaga, Kuya Mail the Advisor. Okay? Ito advice ko sa'yo. Kung gusto mong umangat ang channel mo, gumawa ka ng maganda. Mag-isip ka ng magandang content. Maghirap ka. Magtiyaga ka. Ako, nung nag-start, makwento ko lang, nung nag-start ako na mag-vlog, alam niyo ba, zero knowledge ako sa vlogging. Hindi pa ako marunong magsalita sa harap ng camera. Nauutal-utal ako. Pinagagalitan ako ng asawa ko. Bakit ganyan? Dapat ganito, dapat ganyan. Sabi ko, hindi pa nga ako marunong. Ganyan, et cetera, et cetera. Now, sinanay ko yung sarili ko, inaral ko. Ang hindi ko lang naaral, itong pag-i-edit kasi talagang hindi ako techie. Mahina ang memory ko. Yung hindi ako madaling makakabisado. Now, ito. Nag-isip ako ng mga content na pwedeng pumalo sa tao. Motovlog. Bumabiyahe ako nakamotor. Tinesting ko yan. First time kong bumiyahe from Manila to Pampanga, first time ko yan. Tinry ko yan. Nag-click, nag 400 yung viewers ko. Tuwan-tuwa na ako yan. Siguro may subscriber ako na mga 60. Tuwan-tuwa na ako yan, may nag-subscribe na sa akin. Masaya na ako. Dahil pinaghirapan ko yun eh. And then ito, nag-vlog na naman ako. Informative. Dito sa lugar ko, sa Intramuros, dito. Lahat ng safety, binlag ko yan. Kung saan sila pwedeng tumakbo, nasaan ang barangay, nasaan ang pulis, saan sila pwedeng sumakay, saan sila pwedeng pumasok, saan sila pwedeng lumabas, magkano ang tourist fare, ganyan. Sinabi ko lahat yan. Informative. Hindi kinagat. Nag-isip na naman ako ng panibagong content. Nagsayaw ako ng tahong ni Carla dahil yun ang trending. Itong edad ko na ito, I'm already, magpi-52 na ako this coming January 21. Magpi-52 na ako. Imagine 51 years old, nagsayaw ako sa gitna ng NLEX. Ah, for the sake of content. Kasi, gusto kong magkaroon ako ng viewers. Kaya gumagawa ako ng paraan.
sa paraan na alam ko at sa paraan na mabuti. Wala akong ginamit na tao. Sa madalit salita, nagsayaw ako sa NLEX, nagsayaw ako sa Petron, nagsayaw ako sa Bukid, hindi lang ako nakapasok ng Mega Dike. Nagkamali lang ako ng pasok doon. Nag-boom. Naka 300 subscribers ako. Maligaya na ako niyan. Nadagdagan ng 30 ang subscribers ko. Masaya na ako niyan. Kasi pinaghirapan ko. And so on and so forth. Hanggang nasanay ako. Gets mo? Taba? Taba, Choy, kung nakikinig ka. At saka yung may hawak niyang ano mo, ng channel mo. Ganyan. Mag-isip kayo ng paraan kung paano tataas ang subscribers niyo. Hindi yung sasakay kayo sa issue, gagamit kayo ng tao para lang sa sarili niyong kapakanan. Okay. Medyo tapos na ako sa iyo, Tabachoy. Kasi ito yung gusto ng mga nag-comment sa akin sa yung mga tao. Mga tao. Now, yung sinasabi ko, mga tao. Sinasabi ko, I am referring to Basel's followers. Okay. Mga tao, ito na. Ito na yung hinihintay nyo. Kasi yung unang vlog ko, wala. Hindi ako nag-mention dito sa mga tao na ito. Kasi nga, but I'm not, you know, this is my way of getting back on them. Okay, tapos na ako kay Taba. At saka doon sa may hawak ng channel niya. Now, dito naman ako kay Vlogger. Yung nagbigay ng 7,500. Ikaw, Vlogger. Vlogger ka, di ba? Alam mo kung ano yung mga policies ng YouTube. Sa tingin mo, tatanungin kita, tama ba yung ginawa mo? Sasabihin mo, yun ang kinita nung channel mo nung sinama mo siya sa video. 7,500. Are you sure na yun lang ang kinita? Yun lang ang na-receive mong money nung kasama mo yun, si Abu G o tong Koreano? I am saying the name of this Koreano, Abu G. It's because itong tao na to, ginamit lang. This is only instrument. Hindi siya yung ano dito, hindi siya yung main engine dito. Hindi siya. Oil lang ito si Abu G. Ginamit niyo si Abu G para siraan si Basel. Sa tingin niyo kaya masisiraan niyo ang isang tao na gumagawa ng maganda sa kapwa niya tao, hindi man sa kapwa niya Syrian, kung hindi sa mga Pilipino kahit na siya ay Syrian? Mag-isip ka. Mag-isip ka, Pilipino ka. Huwag kang maging bobo. Mas priority niyan tulungan mga Pilipino. Hindi mo ba naiisip yun? Mag-isip ka. Oy, vlogger. Vlogger ka pa naman. Ako, vlogger ako. Newbie. Pero, hindi ganyan ang thinking ko sa'yo. Ibig sabihin, hindi ganyan ang thinking ko pag nagbablog ako. Hindi man ganun karami ang mablog ko kasi kada vlog ko, iniisip ko muna kung paano ko gagawin. Naintindihan mo ako, vlogger? 7,500, vlogger. Mag-isip ka, gamitin mo ito. Ha? Hindi kayo, konting ganun lang, gusto mo, boom ka kagad. Mali yun, mali. Mali yun, mali. Itong tinitira ninyo, itong gusto nyong sirain, ilang libong Pilipino ang natulungan na nito. Ikaw, Tabachoy. Ikaw, nasa likod ng channel ni Tabachoy.
Ikaw, vlogger na 7,500. Ilan na natulungan mo? Sino na natulungan mo? Anong mga natulong mo sa Pilipino? When I say Filipino, hindi lang kapitbahay mo, hindi lang sa barangay mo. When I say Filipino, sa buong Pilipinas. Sino na natulungan mo? Nga. Kaya, huwag mong gagawin yan. Boy, ang karma, digital na ngayon. Tandaan mo yan. Ako, sumusuporta ako kay Mr. Basil dahil gusto ko lahat ng gawa niya. Iniidolo ko lahat ng ginagawa niya. Ginagawa ko rin yan. Hindi nga lang kagaya ng ginagawa niya. Ako kahit na sa maliit na paraan lang, makakita ako ng mga namamalimos o nanghihingi ng pagkain. Kung meron akong 20 pesos, 50 pesos sa bulsa, okay lang yan. Maliit na bagay lang yun sa akin. Pero tulong yun sa paraan na kaya ko. Gets mo ako, vlogger? Tabachoy? Ha? Hindi ako nag-react ng ganito nung unang video ko. Dahil pinipilit ko na ang respeto ko sa inyo nandiyan pa rin. Actually, may respeto pa rin ako sa inyo. Kaya lang, ito yung tunay na saloobin ko sa inyo. Dahil gusto ng mga tao, followers ni Basil, sabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin sa inyo. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo, kahit na anong gawin yung paninira kay Basil, hindi nyo kaya yan. Tandaan nyo, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinakikinggan ng Diyos. Tandaan nyo yan. Ngayon, kung dumami man ang subscribers ninyo, aba, magpasalamat kayo. Mag-thank you pa rin kayo dahil dumami subscriber nyo. Yun lang. Magpasalamat kayo sa mga tao na nag-view, nag-subscribe sa'yo. Magpasalamat kayo. Kasi hindi maganda ang gawa ninyo. Buti nga sinubscribe pa kayo at binyo kayo. Magpasalamat na lang tayo. Okay na yan, masyado na madrama. Ayan mga tao, para sa inyo yan, gusto kong malaman yon kung paano ko sinusuportahan ng ating idolo na si Mr. Basil. Now, nag-worry ako kay Mr. Basil kasi hindi siya nag-upload. Siguro na-stress siya or what, pero alam kong very busy ang tao na yan. So sana Mr. Basil, payo ko lang, huwag mo masyadong iisipin yung mga tao na yan. Maraming sumusuporta sa iyo. Sa mga comments ko, meron akong 500 comments. Sinagot ko po lahat yan. Yung mga nag-follow po sa akin, sinagot ko po lahat ng mga comments ninyo. Maraming salamat po lahat sa inyo. Now, Mr. Basil, huwag mo nang isipin lahat dyan. Nandito kami lahat sa likod mo, andang sumuporta sa'yo dahil alam naman namin kung ano yung mga gawa mo, kung ano yung mga kabutihan mo sa tao, sa Pilipino. Huwag kang mag-alala. Nandito kami lagi para sa'yo. Huwag mong bigyan ng stress ang sarili mo dahil lang dito sa mga walang kwentang tao na ito. Meron nga akong isang comment, stop muna daw siya sa mga Filipino vloggers kasi nga, eto nga, dahil nga sa nangyari na to, ang sabi ko naman,
Tama po yan, opinion nyo po yan. Sana lang, hindi naman lahat ng Filipino vlogger ganon. Sana lang po, someday, somehow, ma-gain namin ulit ang trust ninyo. Yan lang po yung sinabi ko. Kasi opinion niya po yun. Hindi po natin pwede saklawan yun. Dire-respect po natin yun. Ngayon, Mr. Basel, huwag ka na mag-alala. Huwag mo masyadong intindihin yan. Nandito kami lagi, masuporta sa'yo. Naghihintay lang ako ng mga uploads mo. Naghihintay din lang ako ng mga reaksyon nito, mga tinamaan ng damuho na ito. Pero okay lang. Siguro someday magkikita tayo or mamimit kita personally. Pero siguro ngayon busy ka. Kung kailan, in God's time. Ayan. Nandito lang ako lagi, Kuya Mail the Advisor. Kuya Mail. Hashtag Kuya Mail the Advisor. Kung gusto mo akong makita sa YouTube ko. Kung gusto mo ako. Hindi ko sinabing isubscribe mo ako. Ah. Sinabi ko yan dahil baka mamaya mag-message. Gusto mo mag-message sa akin, Basel. Ayan lang yung hahanapin mo. Ano mo lang, mag-take time ka lang. Do your regular works. Wag mong isipin yon. Gawin mo lang yung alam mong tama. Ipagpatuloy mo yung mga gawain mong mabuti. Saludo ako sa iyo. Yun lang po, inuulit ko. Okay. Basel, nandito lang kami. Hindi ka na yung pababayaan. Mga tao, maraming salamat po sa inyo. Sa mga naniniwala po sa akin, sa mga sumuporta po sa akin, maraming salamat po. Isang magandang regalo nyo na po ito sa akin noong ngayong darating na January 21. Natuwa po ako, natuwa ang aking mga kaibigan, lalong-lalo na po ang pamilya ko. Hindi rin po namin inaasahan na ipa-follow nyo po ako. Maraming salamat po mga tao. Sa mga kadakdak na nag-view sa akin, maraming salamat din sa inyo. Nuulit ko po, ang suporta po natin, kahit kanino, basta gumagawa ng maganda, gagawin po natin ito. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat, mga tao, mga kadakdak. Mabuhay ka, Basel. Pagpatuloy mo yung magandang gawa, nandito lang kami sa likod mo. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless.